Ito ang pinakauna kong a day in my life. Ito pala yung aking a day in my life. Sumakay ng eroplano papuntang Manila. At pagdating ng Manila, pumunta ka agad sa Binondo at kumain ng breakfast. Breakfast na may baboy, may lechon kawali, may siumay at kung ano-ano pa. So ayan mga wakwak, kakain tayo sa pinaka-oldest na turo-turo restaurant daw dyan sa Pilipinas. So of course, binayaran ko si Kuya ng 1,000 pesos at sinabi ko sa kanya na dalhin niya ako kung saan-saan na merong makainan na yung atin-atin lang. At si Kuya Taxi Driver, dati pala siyang OFW sa Dubai, dati siyang band member na tumutugtog dito sa isang place sa Karama. So marami kaming na chika-chika, marami kaming napag-usapan yung buhay-buhay niya. At syempre gusto niyang bumalik sa Dubai kasi kakaiba daw yung buhay sa Pilipinas. Pero sabi niya okay na rin din daw dyan sa Pilipinas kasi sarili niya ang kanyang oras at okay din naman daw ang kitaan. So ayan, nag-umpisa tayo sa siumay dahil yun yung pinaka-first na serve. At meron akong maraming in order, ang dami-dami doon. Hindi ko alam kung ano-ano yun. Meron yung isang kanin na binalot ng dahon at hindi siya dahon ng saging. Hindi ko alam kung ano yun, pero meron na rin siyang ulam, baboy at manok. Malagkit yung rice. Tapos yun lang yung kinain ni Kuya at yung lechon kawali. Siguro natakot si Kuya na ibawas ko yung kakainin niya sa 1,000 na napag-usapan namin. So ayan, ang dami-dami namin kinain mga wakwak. Meron akong tinikman dyan na para siyang sabaw na puro laman loob. Hindi rin siya papaitan pero hindi ko mag-gets yung kanyang lasa. Parang napaka-blunt pero may lasa naman. Anyway, ayan. Higop ako ng higop ng sabaw dahil gusto ko lang masudlan yung aking tiyan. Hindi ko siya masyadong bet dahil hindi ko nga kilala yung pagkain. Pero okay na, basta mabusog lang. At sobrang gutom na gutom ako kasi nga sa flight, nakikitikim-tikim sa mga cocktails. So nag-cosmopolitan ako kaya parang may hangover pa. At nag-champagne, nag-port. So pinag-mix-mix ko yung mga inumin na yun sa flight. So ayan, kumain ako ng kumain dyan sa pinaka-oldest na turo-turo na restaurant. Pero pala, yung pinaka-oldest na turo-turo na restaurant, meron din siyang mga short orders. So hindi lang talaga siya turo-turo. At binisita pala yan ni Vice Ganda kasi nakita ko yung pictures nila ng kanyang asawa. Ano nga yung pangalan ng asawa niya? Nakalimutan ko. Ayon ba yun or Iyon? Something like that. Anyway, kaya yan mga wakwak, ang dami-dami naming in order. 2 lechong kawali, 1 siumay, pero si Kuya Driver hindi siya kumain ng siumay. Iwan ko sa kanya. Alok ako ng alok pero ayaw naman. At isa pala sa hindi ako na-satisfied sa kinainan namin dyan kasi walang Diet Coke or Coke Zero. Parang healthy-healthy yan sila, parang mga juice lang, mga water, at of course, kailangan iangat yung paa ni Madam Wakwak, di ba? Kasi hindi ka naman mabubusog kung walang angat-angat ng paa. Nahirapan nga lang ako kasi yung upuan nila, parang stall, stall. So, ayan mga wakwak ang mga kinain namin. At hindi siya kamahalan kasi nagbayad lang kami ng 800 pesos. At tingnan nyo ang dami-daming nakapila sa labas. Buti na lang, maaga kaming dumating kasi kung hindi, talagang makikipila ka. Ang dami-daming mga cyclers dyan or yung mga nagbabike, ano man tawag dyan, nagbabike, mga bikers. Meron din silang parking sa harap, magbabayad ka lang ng 50 pesos at pwede na yata sa 1 oras or 2 oras. So ayan, papalik na kami sa hotel, which is ang hotel na pupuntahan natin dyan is ang Marriott, yung sa Resorts World, kasi doon ako magwi-withdraw ng pera na kukuhanin ko. Kaya pala ako pumunta dyan dahil kailangan kong kunin yung pera dahil wala na talaga akong pera dito sa Dubai. So ayan, para pala siyang Colon Street, ang dami-daming mga bangketa sa labas. May mga tricycle din, tapos may mga
mga nagtulak-tulak ng paninda, mga vegetables, mga fruits and everything, ang dami-dami. Kaya nag-enjoy naman akong panoorin yun, binuksan ko yung pinto. Kasi di ko maalala ever na nakapunta na ako dyan sa Binondo. At of course, dumaan kami sa Luneta. Kaso dyan sa Luneta kasi walang parking. So ayan na mga wakwak, pumunta kami sa bank ng Newport pero wala silang enough na money for the amount na kailangan kong i-withdraw. Kaya pupunta daw kami dyan sa MOA kasi tinawag na nila at meron daw enough na money. So while waiting for the money na ma-release or ma-ready, pumunta kami sa Tonyang, of course, di ba? Kailangan lalamon ulit. Hindi ako masyadong kumain sa Tonyang kasi sobrang busog pa ako. Tapos nasayang lang yung binayaran namin kasi 800, halos 900 pesos ang buffet ng Tonyang. Dati nasa 400 pesos lang yata yan. And this time kasama ko na yung super bakla kong pinsa na si Fatima Adorada. Yun si Fatima, yun talaga yung pinaka best friend kong bakla na pinsan ko. Nangungutang ako dyan. Doon ko minsan pinapadeposit sa kanya yung pera at never kaming nagkakaproblema. Papunta na pala yan ng Amerika kasi nag-grant yung kanyang 10 years na tourist visa sa Amerika. Kaya magliliwaliw din kami dyan. Magliliwaliw din kami ni Fatima sa Amerika. So ito na mga wakwak. Dyan sa Tonyang, merong grilling. So ikaw ang griller. So ikaw mag-grill ng mga pagkain mo. Kukuha ka lang doon sa station. Tapos kuha ka lang ng kuha. And magsasabaw ka rin. So may mga option sila sa sabaw. Merong mala soup, merong sinigang, at merong yung malay. Malay na, ano ba yung laksa? Laksa pala na sabaw. Marami kang choices. Although hindi ako masyadong natuwa dyan kasi nga hindi ako gutom at saka wala sila yung favorite kong mushrooms. Kasi pag kumakain ako sa mga ganyang mga sabaw-sabaw, parang kailangan talaga nandun yung mushrooms na yun kasi sobrang favorite ko yun. So yan, nagtagal din kami dyan ng siguro mga 1 hour kasi ang tagal ng pera, kailangan daw naming bumalik mga 3 p.m. pa. So ayan, lamon lang ng lamon na parang hindi ako nabubusog. Tapos meron kaming nakikilala dyan na follower din ni Madam Wakwak at ni follower din siya ni Ate Charing. Hindi siya Bisaya pero yung mga kasama niya Bisaya. Sila Kuya. And dito pala hinihintay namin si Nida at si June, si Rockstar. Si Nida ay ang aking partner sa flight attendant Beauty Secret. Ang tagal nilang dumating kaya kumain na kami ng kumain. Tapos pagdating nila, hindi kasi sila gutom dahil kumain daw sila doon sa Siupaw dahil napabili ako ng Colon Siupaw doon sa Makati Avenue, pinick up nila. So habang bumibili sila ng Siupaw, bumili na rin sila at kinain. So hindi sila gutom. At kami lang ang kami lang talaga ang nagbukbang dyan. Masaya, sobrang nag-enjoy ako sa bonding namin ni Fatima kasi yun talaga yung mga ginagawa naming dalawa pag magkasama kami. Si Fatima is also from La Victoria, Trinidad, Bohol. Dati din siyang nag-Saudi. Si Fatima is also a half businessman and half pokpok. Yun yung tawag ko sa kanya. Meron siyang store sa Quezon City. Meron siyang store dyan. Ayan, dumating na si Nida at si June. Pero yun nga, sabi ko nga, hindi na sila kakain kasi busog sila. So, nagpunta sila ng Seattle's Best kasi magde-dessert. Ayan na yung follower ni Ate Charing. Nakalimutan ko kasi yung mga pangalan. Kahit yung driver, hindi ko na matandaan yung mga pangalan nila. Kasi nga, I was so ngarag. Sobrang ngarag ako dyan. Talagang, kung nakita nyo lang yung mukha ko, talagang dinadaan ko na lang sa takip ng aking sunglasses. Hindi halata. So pagkatapos namin makuha ng pera, pumunta kami sa Resorts World and kumain ulit kasi si June at si Nida nagutom. At papunta namin dyan, sobrang traffic, nakakaloka. Sobrang traffic talaga kasi ang dami-daming tao.
Maybe because it was also ano, salary day, kaya ang daming tao. So ang kinain ko lang is itong halo, para siyang halo-halo na hindi rin halo-halo. Ewan ko, pero hindi ako nagpalagay ng sugar. So sinabi ko na wag na lang yung condensed milk. Instead, ang gamitin is evap para hindi siya masyadong matamis. O ito si Fatima Adorada, kwento ng kwento sa kanyang pagkapokpok, magkanong kinikita niya, sobrang ang laki daw ng kinikita niya nung nagpokpok siya. Tapos nakagawa daw siya ng bahay, ilang apartments, marami yung paupahan siya dyan sa Kainta. Sa Kainta yata yung kanyang place. So ayan, lamon siya ng lamon habang nagkukwento. Tapos yan, pagkatapos si Nida at si June naman, sila ang kumakain nung chicken at may sabaw, yung tom yum. Kasi parang Asian fusion yata yung kinaina namin dyan. So itong si Fatima, sa kakadaldal, pinagsabay niya yung sabaw at yung halo-halo. Ayan, hinalo talaga niya. So nakita mo yung buhang ngangalang ng nganga. So anyway, mga wakwak, itong a day of my life na ito is talagang, or a day in my life na ito is talagang, it is the epitome of a day in my life. Kasi imaginein mo, pumunta ako ng Manila ng walang 12 hours ba? Kasi dumating ako ng 5:30 a.m. Tapos sumakay ako ng 12. So ayan, gabi na, tapos na yung nakuha ko na yung pera at saka ito, inaayos ko na yung aking bag. So nagka-park kami malapit sa Luneta kasi balak nga naming pumunta dyan sa May Luneta. Merong parang bar dyan na merong banda na tumutugtog. So nag-park kami sa harap doon, nagbayad ng 50 pesos ulit. Tapos ayan, nag-arrange ako ng aking suitcase para mapasok ko lahat ng mga pinabili ko. At of course, maraming bit-bit na flight attendant beauty secret, ang dami-daming siupaw, tapos chicharon, at kung ano-ano pa. So ayan, binigay ko rin kay Fatima yung mga kailanganin niyang ipadala sa aking ina doon sa Bohol. Ayan, nakita niyo po mga wakwak, para kami nagbenta ng ukay-ukay. Sobrang ang saya-saya ko dyan, pero sobrang pagod na pagod kasi imagine, wala talaga akong tulog. Sobrang walang tulog, sa eroplano lang ako natulog, pero ilang oras lang. Ayan po, inaayos namin yung flight attendant beauty secret ko kasi dadalhin ko nga yan sa Dubai. Tapos yung mga vitamins na galing Amerika, mga Lana di Madam Wakwak, binigay ko din kay Nida at kay Fatima para maipadala niya dyan sa Bohol. At yun yung mga siupaws ko, okay yan. Ang dami-dami kong siupaw. Frozen naman siya, kaya okay lang. So yan, ang tagal kong natapos, pero nahihilo na talaga ako dyan sa kakayuko, opo, tayo na naman. So sobrang ngarag na ngarag ako sa araw na yan. Di ko alam kung paano ko siya na pagpasok lahat ng aking mga dadalhin. Kasi nga dalawang bag lang naman yung dala ko. Isang malaki at isang maliit. Yan, so may trolley bag din ako niyan. Kailangan talagang iayos kasi hindi na siya ma-close. Inuupuan ko nga minsan yung aking suitcase pag hindi na siya mako-close. Kaya ito, ayan. So binigay ko na sa kanila lahat-lahat para mapadala at huwag makalimutan, lalo na yung my goodness, kasi merong pinaka-importante dyan na kailangan ipadala sa Bohol para kay Madam Belle Catorza, yung aking iTera blower. Yung iTera po is yun yung pang yung may mga sakit ng ulo, may sakit sa katawan, siya high frequency po, high frequency healer. So yun yung ginagamit ko pag may sakit yung ulo ko, sakit yung katawan, ginagamitan ko siya ng iTera Air Blower. So ayan, patapos na yung pagliligpit at kami ay aarangkada na papuntang Luneta. Hindi ko matandaan kung when was the last time na pumunta ako ng Luneta. Siguro this is my third time at ina-anticipate ko rin siya kasi nga, diba nagbago na yung Luneta, malinis na since si Tatay Digong na yung nagiging presidente. Nagiging president nga, pero tapos na nga yung kanyang term. So pagpunta namin sa Luneta, meron silang mga street market.
Pero hindi kami pumunta doon kasi wala silang ilaw. So pumunta, inikot muna namin yung buong luneta at nakahanap kami ng isang taho, nagbibenta ng taho na si Kuya. So sinabi ko kay Kuya, sige Kuya, bigyan kita ng 1,000 pesos tapos ipamigay mo sa mga bata, mostly sa mga bata ang mga taho. Kaya nagtawag kami ng mga taong gustong kumain ng taho. Marami namang kumain, maraming mga bata ding mga nagliliwaliw lang diyan, yung mga walang parents, siguro nakikilaro lang din, naglalaro lang din. Pero ang dami-daming mga family na talagang siguro doon sila nag-family day diyan. So nakaupo kami diyan sa gilid, nagtatambay-tambay lang kami. At nagtatawag ng mga tao at nagchichismis-chismis, syempre mga marites. Kaso lang walang masyadong maupuan kasi hindi ka pwedeng umupo diyan sa grass. Pero may mga iba na mga matigas ang ulo, umupo din talaga sa grass. Kasi saan ba naman maglalaro kung hindi sa grass, di ba? So yan po, mga wakwak, pauwi na kami. At yan si Kuya yung binigyan ko ng 1,000 pesos. At dyan din kumain din kami sa kanyang taho. Normally, hindi talaga ako kumakain ng taho na may asukal. Kasi di ba yung parang latik niya, sobrang tamis yun. Pero this time, kasi nga sobrang ragna ako at wala na akong energy, kailangan ko talagang magkain ng something para lang maboost yung aking energy. At yan po, ayan, lumamon at lumamon ng taho. Meron pa ngang hindi na include dito kasi pagkatapos dito sa luneta, pumunta kami doon sa yung bar na may tumutugtog na live. Doon na lang sa next video ko, i-upload ko yun. Kasi ang galing-galing talaga nung mga singers. Napakagaling. Although they are like quite, matanda. Pero oh my God, sobrang ang galing. So pagkatapos namin dito sa taho at pagkatapos doon sa bar, pumunta na ako ng airport at ayan, sadly, hindi ako nakaupo sa business class, nasa economy ako. At itong mga taga Cebu Pacific na to, ang cute nila talaga. Ayan na, nag-land na tayo sa Dubai, 4:45 ang aking arrival sa Dubai and matutulog na ako pagkatapos.